Ito pong nakikita nyo sa screen ay interview po ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos way back nung sila po ay nasa Hawaii. At dito makikita nyo na po talaga ang vision ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The way he speak, talagang meron pong sense of vision itong si PBBM. At yun nga po ang nangyari dahil siya na po ang Pangulo ng Pilipinas sa kasalukuyan. At para po sa aking pananaw, ang isa pong gumagamit ng illegal na droga, kailanman hindi po ito magkakaroon ng bisyon sa kanyang buhay sapagkat ang taong gumagamit ng illegal na droga ay destruction po ang nag-aantay po dito. Marami na po tayong mga kakilala. Ako bilang dating police officer, nakita ko ang pagkakasira ng buhay ng tao, nakulong, yung iba napatay dahil po sa paggamit ng illegal na droga. Higit sa lahat, ang paggamit po ng illegal na droga ay nakakasira po ng pisikal na anyo ng isang tao. Subalit nakikita nyo naman ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-pogi. Kung babae lang ako, di laglag panty ako sa kanya. Ika nga nila, di ba? Oh. At hindi po nagbabago ang pananaw na iyan nating mga PBBM supporter at loyalista sa kabila po ng paninira nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil alam naman po natin ang katotohanan. Hindi rin po nila maikakaila na si Pangulong Bongbong Marcos sa napakatagal na panahon ay isa lang ang kidney. Siya po ay dinonate ang kanyang kidney sa kanyang ama noong 1983 at hindi po kayang isustain ng isang addict ang mga illegal na droga sa kanyang sistema kung iisa lamang po ang kanyang kidney. Ngunit syempre, kahit anong gawin po nating paliwanag sa mga DD-sheets, sila naman po ay hindi maniniwala. Even kahit ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay magpa-drug test, hindi po magbabago ang kanilang paniniwala to the extent na sabi nga nitong si Senator o dating Senador Antonio Trillanes, baka patalunin pa si Pangulong Bongbong Marcos at sabihin na kung talagang mahal mo ang Pilipinas ay tatalong ka sa building. Ganyan po, kababaw ang paniniwala nitong mga DD sheets dahil sa pinaniniwalaan po nilang isang napakasinungaling na tao at pinaniniwalaan ko pong tunay na bangag. Panoorin po ninyo ang pagsasalita dito ng isang tunay na bangag. Video daw siya na si BBM nag-aano ng pulboron, yung isyong pulboron. And ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon. At kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung matatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Yan, video. Alam po ninyo, ang isang bangag, ang isang addict, napakasinungaling na tao. Kaya dyan po sa video na nakikita ninyo, sinungaling o sinungaling. Kasi hindi alam nitong si Rodrigo Duterte kung saan talaga siya pwesto. Magsasabi ba ng katotohanan o kasinungalingan? Hindi ko na po tatapusin ang video na yan. Pero gusto ko lamang ipakita sa inyo kung gaano po kasinungaling itong si Rodrigo Duterte sa paiba-iba niya pong pahayag sa mga nakalipas na panahon. At ang ultimate objective nila dyan po sa paninira sa ating Pangulo, ipapaalala ko lamang sa inyo, ay para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos at iupo itong si Sara Duterte. Sisimulan po nila yan starting July 1, 2024. Pero dito po sa babalikan po natin throwback, makikita po ninyo kung gaano po katalino si Pangulong Bongbong Marcos, kung gaano po kakompose ang kanyang mga paniniwala sa buhay at napaka-visionary na isang individual. Pero nakalimutan ko pa rin, panoorin muna natin ang naging panayam natin kay Antonio Trillanes tungkol po ba sa paggamit ng ating Pangulo ng illegal na droga na ibinibintang po ng mga DD sheets. Sa paniniwala nitong si Antonio Trillanes, malabo pong magagawa yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po ninyo ang panayam natin sa kanya kahapon. Medyo babalik po ako dun sa napag-usapan natin kanina kasi repeatedly sinabi niya naman po na nakasama niya sa trabaho ito pong si Pangulong Bongbong Marcos na noong unay senador pa lamang po siya. Bilang dating kasama po sa Senado, naobserbahan niyo po ba yung demeanor ways nitong pananalita ng ating Pangulo sa kasalukuyan as indicator na siya po ba ay gumagamit ng illegal na droga? Kasi yun po ang pinapakalat nila kayo po, dating nakasama niya, partikular nung panahon po ng Marso
2012. Eh kahit kasagsagan po 'yan ng impeachment trial nito pong si Renato Corona. Ano po yung observation ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos back then? And sa tingin niyo po ba is karapat dapat ba yung panawagan, pero marami na pong nagsabi na hindi po na dapat i-dignify yung ganyang question na kung gumagamit po ba si Pangulong Bongbong Marcos at higit sa lahat kung kinakailangan po ba siyang magpa-drug test? Ano po, no? Bukod po ito sa sinasabi ninyong, ano, maraming bilang magkapartido nga kami, no? Maraming mga social events dyan. Yan, ngayon lang sa atin na-reveal yun. Ano? Ako kasi hindi ako talaga mahilig sa politika before, eh. Pero magkasama pala sa partido itong si Antonio Trillanes. Kala ko talaga noon pa ay magkalaban na ang dalawa. At naumpisahan ko lamang kasing panoorin yung pagka-vicepresidente debate nila. At doon, syempre, politika. Kaya mauunawaan ko ngayon na parte ng negative campaign ang paninira sa kalaban mo sa politika. At yun nga po yung naging estratehiya nila. At nagtagumpay sila sapagkat si Lenny Robredo ang nag-emerge na panalo doon sa bilang. Pero sa paniniwala natin, syempre, nadaya si Pangulong Bongbong Marcos. Yet, ang katotohanan, ang naupong vice-presidente ay si Lenny Robredo. But so much for that, tapos na po yan. Ang mahalaga, presidente si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, at itong mga impormasyon na ito ngayon ay nalalaman po natin mula mismo sa kanyang kasama sa partido nung panahon na siya po ay senador pa. Karoon pa kami ng cruise, ano, sa ano yung Nacionalista Party. So in social events, pati si First Lady nakakasama natin. At kami ni Senator then Senator Bongbong Marcos at ni Senator Lapid nag-travel study trip kami sa Singapore. Nag-aral kami doon. Kaming tatlo lang, ano? At nakita ko siya closely. Hindi siya yung kawardi-wardi lang na senador. I don't know kung alam mo mga babae natin yung term niya. Nag-aaral siya, no? At he is in full control of his senses. Pagka pawardi-wardi, parang adik. Ano? Alam niyo yung mga addict out of focus, hindi alam ang ginagawa, lutang sa madaling salita. O yun po, ah, nakuha ko yung tamang termino, nandito na nga pala sa harapan ng ating titulo. O lutang na lutang ang pawardi-warding tao, at hindi po ganoon si Pangulong Bongbong Marcos ayon po sa pagkakakilala sa kanya at nakasama nga niya si PBBM itong si Antonio Trillanes. Isa-isa okay, yung mga sinasabi niya. Kahit sa mga Senate debates, ano, interpellations, ano doon niya. Wag magulo. And on the other hand, itong si Duterte, nakita niyo naman kung paano magsalita, di ba? Parang lutang na lutang, parang ilang, at ito yan, umamin pa siya na addict siya sa fentanyl. Tama. Umamin siya na gumagamit siya ng marijuana. Tama. At noong time na yan, hinamon. At umamin siya na pinasok niya ang kanilang kasambahay at yung kanyang daliri, alam niyo na kung saan niya ipinasok. May bata pala kasi nakabukas yung pinto ko. Ay, hindi ko maituloy yung sinasabi ko. Alam niyo na yon. Lagi naman nating inihahayag dito yon. Yung mga katarantaduhan itong si Rodrigo Duterte, lalong-lalo na sa kababaihan. Hindi po yun magagawa ng isang matinong tao. Nakakagawa lang noon, adik. Sino ngayon ang adik? Sino ngayon ang bangag? Tuloy po natin ang pakikinig dito. Kunya lahat mag-drug test. Ako nag-drug test pero siya hindi. Diba? Pero, di ba? Biruin ninyo, ang lakas-lakas ninyong maghamon, mga didishits na magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos, samantalang yung lehitimong oposisyon sa panahon ni Rodrigo Duterte, hinamo na magpa-drug test itong si Duterte at nagpa-drug test indeed itong si Antonio Trillanes. Oh. Ano ang nangyari? Hindi nagpa-drug test si Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, ipipilit ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, magpa-drug test siya? Talagang mga eng-eng kayo, mga anak ng teteng kayo, ah. Dito ngayon, kay Senator Marcos, alam nyo, hindi pwedeng parang kunyari, sabihin nila Maharlika, o mag-drug test ka. O, drug test. O. Kunyari, mag-drug test siya, tapos naging negative, palagay nyo, hihinto sila. Hindi sila hihinto. Saan sila pupunta? Baka sabihin, sige nga, tumalong ka sa building kung talagang mahal mo yung bayan. Alam mo yun, dadaling kayo sa ganun eh.
Tama. Ang maganda rito ng gagawin niya is mag-focus na lang. Oh, tama. Doon sa mga tama ang sinasabi dito nitong si Antonio Trillanes. Hindi niya na kailangan pansinin niya mga 'yan. Sabi nga dito ni Antonio Trillanes, tayo na ang bahala makipaglaban sa usapin sa illegal na droga na 'yan ay binibintang nila kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi mas maraming mga bagay na problemang kinakaharap ang ating bansa na dapat pagtuunan po ng pansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ang pakikinig sa kanya. Mga problema ng bayan, mga gawain ng bayan, at itong mga ganitong static, no? Eh, kayo na, na mga supporters ng Marcos administration, ang bahalang magsalag ng mga ganyang issue. Kasi marami siyang problemang kinakaharap at karamihan doon ay namana niya mula kay Duterte. Sabi ko nga, yung issue na sinasabi nila, hindi yan magwawarant na na ma-impeach o magrebelde ka para lang sa ganun kung anumang issue. Kailangan mabigat na betrayal of public trust ang gagawin bago natin kukomprontahin ang isang presidente. Oh, so nakuha ninyo? Ang bababaw kasi ng mga DD sheets. Kaya talagang pag pinatulan natin, eh ganun na rin tayo kababaw. Ngayon, hindi po natin sila pinapatulan direkta. Ipinagtatanggol po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga dito po sa ating programa, pag may nakita akong DD sheet, antimano, sinisipa ako na eh. Kasi tanga sila eh. Kapag ka nakipag-usap ako sa tanga, dalawa na kaming tanga. Kaya wag niyong kakausapin ng mga tangang DD sheets na pumupunta po sa ating programa. Otherwise, pasensya na kayo, magiging dalawang tanga po kayo. Eh hindi po tanga si Pangulong Bongbong Marcos. In 1989, napakaganda po ng interview na ito ni PBBM. Tingnan niyo po kung gaano po kalayo ang pananaw niya rito sa buhay at nagtagumpay po siya sapagkat pangulo po siya ng Pilipinas ngayon. Pakinggan po natin ito, mga tol. You how life is in the Philippines. I haven't been there in 3 years. I will ask you, how has it been in the last 3 years? Has it succeeded? How is the family taking the events of your father's delicate and often critical condition? Well, as anyone who's been through it, who's had an extended sickness in the family, would probably understand. It's quite nerve-wracking. It's an emotional roller coaster. Diba? Hindi nagbabago yung tone ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsasalita. The way he speak, his mannerism, talagang nandun na. Ngayon, kung sinasabi nila na gumagana ganito pangani Pangulong Bongbong Marcos, mannerism yun eh. No? Tapos napanood ko yung vlog ni Maricel Soriano na pilit nilang kinokone kay Pangulong Bongbong Marcos, eh medyo nangingigil yung baba. Eh kung papansinin ninyo, ganun din magsalita si Aimee Marcos. Di ibig sabihin, kung ganun magsalita si Aimee Marcos sa pananaw ng mga DD sheets, di yung idolo nilang si Aimee Marcos, eh addict din. Naknang teteng talaga, hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao dahil lamang sa nakikita natin ang mannerism nito. Dapat ang pagiging addict ng isang tao, malalaman natin by several indicators. Nakakapangit ang paggamit ng illegal na droga, nakakapagpabago ng pananalita, pag-uugali at mga decision making. Eh, ang Pangulong Bongbong Marcos, very focused. Simula nung pinatalsik sila noong 1986, ang kanyang iniisip ay kung paano makakabalik sa Pilipinas, maibabalik at maiaangat ang pangalang Marcos, at yun po ang nangyari. Ganun ba ang isang adik? May disposisyon? Ang isang adik walang disposisyon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, merong disposisyon. Tapos sasabihin ninyo, adik siya? Tingnan nyo si Baste Duterte. Kung hindi iyan anak ni Rodrigo Duterte, ewan ko lang kung anong meron sa buhay niyan ngayon. O, tuloy tayo rito. We're handling it better now than we were before. It's never easy. But still here. Well, what can you say about your father's steadfast decision to return to the Philippines given his present health condition and the persistent rejection of all your appeals by the Cory government? Do you still think it is a good decision? Oh, yes, certainly. There are no good reasons for us to stay here.
the very basic fundamental question is whether or not we belong here. We do not. Mm. Home is in the Philippines, not okay. Here. Oh. Diba? Home is in the Philippines, hindi sa Hawaii. Kasi with due respect, ano, total, nung panahon na yan, hindi naman ganoon kagrabe ang globalization with due respect sa mga nasa ibang bansa. Alam po ninyo, ang isa po sa maganda sa ating mga Pilipino, mahal po natin ang ating bayan at talagang nanaisin po natin dito. Pero siyempre, depende sa opportunities na meron tayo, kaya po kayo pinipili ninyong mga ibang bansa o manatili po dyan sa ibang bansa. Pero in general, lahat tayong mga Pilipino, nais po natin na manatili po tayo dito sa ating bansa kasi ito po ang ating tahanan. And worse, pumunta ka sa ibang bansa at ang ginagawa mo, sinisira mo pa ang Pilipinas. Okay lang na nandiyan ka sa ibang bansa, katulad ninyo na mga manonood po natin. Pero itong si Maharlika, particular siya, nasa ibang bansa, kinalikuran ng pagiging Pilipino, namumuhay ng malaya at masagana sa Los Angeles, Estados Unidos, pero sinisira niya ang bansa po natin, winawasak niya ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Tapos maniniwala kayo sa kanya. Diba? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pinagdidiinan niya. Hindi niya tahanan. Hindi nila tahanan ang Hawaii o ibang lugar pa, kung hindi ang Pilipinas. Kasi tinuturing nila itong malaki ang pagmamahal nila eh, sa bansa po natin. Eh. Higit sa lahat, syempre, dinemonize po ang pangalan nila. Kaya kailangan niya po itong iangat muli sa kahit anong mabuting kaparaanan. At ganun po ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Tatanungin siya rito, ano ang kanyang gagawin sa hinaharap? Tuloy po natin ang pakikinig. Secondly, we have been accused of all kinds of terrible crimes. And we have been accused of all kinds of terrible misbehavior. And the place to answer that is in front of the Filipino people, not in front of the American media, not in front of the American public, not in front of the American political system, but in the Philippines. And certainly it was a good decision. As a matter of fact, I don't even think there was a decision that had to be made. It was almost a given. Mm-hmm. If you were your father, would your decision be exactly the same or would you do certain things differently? To go home, certainly, yes. Has the family discussed any plans in the event of the inevitable happening, God forbid, to your father? Of course, all the practical considerations have been discussed. But this is the whole problem. The powers that be in the United States will determine what we can and cannot do. And although we may want to do certain things, we may not be allowed to do so. I mean, just as an example, my parents are not allowed to leave the island of Oahu, which is not up to us. It's no decision of ours. It's the American government. And so long as we stay here, those sort of constraints will continue. And which brings us back to the reason why we must go home. As the only Marcos son, and as the man bearing the name Ferdinand Marcos, do you think of pursuing your political career and taking up the cudgels for the Filipino people where your father has left off? Well, you know, the only way I can answer that question is really to give you a general idea of where my priorities lie. As I mentioned before, obviously, there have been many accusations leveled against the family. And all those have to be answered. At ginawa nila yon. Lahat ng mga ibinatong akusasyon sa pamilya Marcos, hinarap ng pamilya Marcos. At napagtagumpayan nila ito. The family cannot be allowed to just exist or just survive within the political milieu in the Philippines. There must be an element of self-determination in terms of our lives. And certainly we will work towards that. Alam niyo, habang pinapanood ko tong matagal ng clip na ito, ramdam ko yung bigat sa kalooban ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Pero knowing na siya po ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, napagtagumpayan niya lahat ng mga challenges na yan sa kanilang pamilya, eh masayang masaya po tayo. Pero kitang-kita ko po dito, ang bigat ng kanyang pagsasalita sa mga tanong na ibinabato sa kanya nito pong reporter. Legal questions must be resolved. The legal accusations must be answered. We must be able to live a life that is dignified and honorable.
And it's a simple wish, but it seems to be something that they're not willing to give us. And therefore, I will do everything I can yan. To achieve that. Diba? At nangyari yun. No? Napakagaling ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Actually, alam mo, yung kanyang mga hakbang patungo sa pagiging Pangulo, calculated. Hindi po ito, it's not just a matter of destiny. It is a calculation sa part nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Naalala ko tuloy yung isa sa mga favorite quotes ko eh. Destiny is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is something that we have to work for. Ano? Something to be achieved. Yan po yung nakita ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang po destiny na siya po ay maging Pangulo ng Pilipinas, kung hindi po ito ay kanyang pinagsumikapan at nakatulong talaga ang technology sa pagiging Pangulo po ni PBBM. Biruin ninyo, as early as 2009, nakikita niya na ang social media ay talagang puputok sa lipunan. At doon pa lamang nag-upload na siya ng mga vlogs niya, sineshare niya na yung kanyang mga interest sa privado at political life niya, at mas nakilala po siya ng taong bayan sa party na yon, lalong-lalo na nung dumating ang halalan noong 2022. Napakalaki ng tulong ng social media dahil po sa atin lahat, no? Kaya ganyan ba ang isang adik? Ang layo po nung foresight niya, no? Parang ang pag-iisip ni Pangulong Bongbong Marcos is 20 years ahead sa atin. Kumbaga, nung mga panahon na yon, 19 or 2000, nakikita niya na kagad ang 2020. Ganon, ka-advance mag-isip itong si PBBM. At hindi kayang gawin yon ng isang adik. Yun ang point natin dito, kung bakit natin binabalikan ang speech na ito ni Pangulo, o ang interview na ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Considering what has happened in the last 3 years, it would seem that is the sort of direction that one would inevitably take. I would certainly champion any cause that would try and right any injustice in the Philippines. If there's one thing the old man has instilled, I think, in all of us children, is a great nationalism and a great desire for equality. Meron ba kayo niyan, mga didisits? Meron bang sense of nationalism at paghahangad na magkaroon ng pagkakapantay-pantay sa mga Pilipino ang mga Duterte? Wala. Evidence yan ng pagbebenta nito ng ating bansa. Figurative lang ang sinasabi ko. Ha? Sa China. Ang pagkakapantay-pantay sa mga Pilipino, kailanman hindi ko yan nakita sa mga Duterte. Bakit? Sa 6 na taon na panunungkulan niya, minasama niya ang mga mayayaman. Pinalabas niya ang mga masasama ito sa ating mga mahihirap. At hindi tama yun. Sapagkat kahit saan natin ang gulo tingnan, meron talagang mahirap at merong mayaman. Pero hindi mo dapat para lamang makuha ang kalooban ng marami dahil marami ang mga mahihirap, pasasamain mo ang mga mayayaman. Napansin niyo ba yun? Laging sinasabi ni Duterte para makuha niya ang kalooban ng mga mahihirap, ang mga mayayaman masasama, ang mga oligarko masasama. Pero hindi nyo ba naiisip na ang mga mayayaman na ito ang nagbibigay ng hanap buhay sa ating mga mahihirap? At maling-mali po iyon. Sana ma-realize nyo po yan, mga didishits. Walang sense of nationalism sa isang tao na pinagwawatak-watak ang mga Pilipino. Egalitarianism in the country. And should anything stand in the way of that, I will certainly work against it. If that takes a political identity, then so be it. As usual, when it comes to question of political career and things like that, it's really not for one to decide. It's not for me, it's not for you to decide. If the people ask you, then you must go, you must serve. If they do not, then you can't. Tama. Diba? At nanawagan tayo na ang maging pangulo natin si Pangulong Bongbong Marcos. Naalala nyo yung gusto kong i-share ito, pasensya na kayo ha, kung hindi ko kagad na i-play sa ating screen. Kasi filing of COC of PBBM.
Gusto ko lang itong i-share sa inyo. No? Hindi. Yung mismong video niya. Nasaan na yun? Punta tayo sa Bongbong Marcos. Napakaganda kasi nito eh. Yung talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa panahon na siya po ay nag-decide ng tumakbo sa pagkapangulo. At habang inahalungkat ko po ito, pag paumanhin ninyo, kaya ko po sinasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay talagang mahal ang Pilipinas at mga kababayan po nating Pilipino. Kasi siya mismo gusto niyang maramdaman natin mga Pilipino ang pagmamahal sa bansa at sa kapwa po natin Pilipino. At hindi po iyon ginawa nitong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po ninyo ha, nang ipinanawagan na po natin na si Pangulong Bongbong Marcos ang maging Pangulo ng Pilipinas. Ito po yung kanyang official na pronouncement nung siya po ay nagpahayag na siya ay kakandidato sa pagkapangulo. Throwback tayo ngayon mga to. Throwback. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. Bongbong Marcos. Please run for President Mr. PDM. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Bongbong Marcos ang presidente namin. PDM, ikaw ang presidente namin. PDM, ikaw ang presidente namin. PDM, run! Please run for President BBM. Sir Bongbong Marcos, please run for President. We are eager for real change. Ang problema kasi dito sa audio na ito, ng copyright yung gumawa ng kanta. Kaya na-mute na tuloy. Ano? Maganda sana yung kanta na yun eh. Kaso lang medyo nasilaw yung gumawa ng kanta sa kanyang, sa bagay, karapatan niya na ito. Pero sana, no? Sana itinulong niya na lamang sa ating Pangulo at hindi niya na kinopyright yung mga vlogger na gumagamit po ng kanta niya. Ang nangyari tuloy, nalaos kaagad yung kanta niya. Napakaganda ng kanta na yon. Hindi ko na lang ma-share sa inyo kasi nakikita niyo mga tol, throwback lang tayo ha. Nakikita niyo po yung nakikita ko. De memes lang yon doon sa mga reels. Pero ito, pakinggan natin si PBBM. People of full pandemic, as I speak to you today, the Philippines faces one of the greatest tests in its history. The global pandemic has raced through our country, destroying the lives of people, of families, of entire communities. And if we have learned anything in the time of COVID, it is that each of us, no matter our station, is in need of the help of our fellow Filipinos. We must face the challenge as one country, as one people. Together, we must work towards a shared vision of our country through COVID and beyond COVID to find a way through this crisis with a common goal, a vision to guide us and to lead us. I know that it is this manner of unifying leadership that can lead us through this crisis. Get our people safely back to work for all of us to begin to live our lives once again. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. Boom! At ito na ang Pangulo ng Pilipinas. Na hindi nila matanggap mga DD sheets. Ha? Ngayon, balik tayo doon sa pinanonood nating interview kay Pangulong Bongbong Marcos. Tagal nung pagitan, ano? 30 years mahigit. Dito, nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos at nabivisualize niya siguro sa hinaharap yung kasalukuyang nangyayari na po sa Pilipinas. Pakinggan at panoorin po natin ito, mga tol. Very well put. Your father firmly believed in the American commitment to freedom, justice, equality, and human rights. Most of all, as he said to the U.S. Congress in his speech before the joint houses in 1971,
He believed that the United States would never betray a friend. Do you still share your father's faith in the United States after all that has happened? I certainly believe that the United States of America still stands for something. And we stand for that. And we are therefore wedded together in our beliefs. I think that what happened in 86 was a failure of the American system. I think there were personalities or cliques within the system that decided at some point to put us away. I sincerely believe this was a mistake for the Philippines and for the United States. I think that events since then are beginning to show the plight of the average Filipino has worsened. Pag-usapan na lang natin ang gulunggong kung gusto mo. What they believed was the right thing, having been told what they were told, which unfortunately wasn't true. I just wish, I just hope that they will realize what is truly going on back home. What you and I know, what the ngayon, hindi na mangyayari yun. Kasi ang social media nandito na. Maaring ang mga sistema ng Amerikano nung panahon na yon, napaniwala ng mga destabilizer, kaya to the extent na sila po'y tumulong para mapatalsik ang dating Pangulong Marcos Sr. Pero dahil ang katotohanan na nanaig ngayon sa pamamagitan din po ng social media, yung nangyari noon sa ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ako sa puso ko, nararamdaman ko, hindi po mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahigpit ang commitment sa pagitan ng dalawang bansa ngayon, ang Estados Unidos at ang Pilipinas. Ang pakikipagkaibigan sa isa't isa, mananatili po yung matatag. At alam naman natin dapat kung sino talaga ang dapat nating pakisamahan. Hindi yung tayo po'y bobolahin lamang, uutuin, papangakuan, at igit sa lahat ituturing daw na kaibigan, pero ang baba naman po ng tingin sa atin, katulad po ng ginagawa po ng China sa Pilipinas sa kasalukuyan.